Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Wala nang kakampi si Ina matapos malantad ang tinatagong sikreto ni Lola Aurea na may Alzheimer siya sapagkat pinagtulungan nila si Ina para mapalayo kay Lola Aurea. Pero kahit pinatalsik na si Ina sa kumpanya, gagawin pa rin niya ang lahat upang mailantad kung sino talaga ang totoong magnanakaw sa kumpanya ng mga De La Costa. Ito lang ang naisip na paraan ni Ina para maniwala sa kanya si Joanna at Johan na hindi niya niloloko si Lola Aurea bagkos gusto niyang tulungan ang kumpanya nila. Ang akala ni Ina, malalantad na niya sa lahat na si Charlie ang totoong gumagawa ng anomalya sa kumpanya sa kasamaang palad umatras ang witness na lalaglag sana kay Charlie. Hanggang sa malaman ni Francis na ang tatay niyang si Charlie ang tinuturo ni Ina na magnanakaw sa De La Costa Food Corp at dito na maghihinala si Francis kay Charlie. Ang hindi alam ng lahat, may tinatagong sama ng loob si Francis sa daddy niya sapagkat parang basura ang turing nito sa kanya noon pa dahil hindi pala sila tunay na mag-ama. Ito ang dahilan kaya kinokontra palagi ni Francis ang daddy niya, lalo na kung ang pinag-uusapan nila ay si Lola Aurea at Ina dahil kay Ina ipinamana ang kumpanya. Parang malinaw na ngayon kay Francis kung bakit galit na galit ang daddy niya kay Ina dahil natatakot siya na mabuking ang ginagawa niyang anomalya sa kumpanya. Kaya nagdesisyon si Francis na gagawin niya ang tama dahil tutulungan niya si Ina na makahanap ng ebidensya para malantad ang mga pagnanakaw ng peke niyang ama. Hinalughog ni Francis ang mga gamit ng daddy niya sa bahay nila hanggang sa makita niya ang passbook nito at di siya makapaniwala sa mga ninanakaw ni Charlie sa kumpanya. Kakampi na kaya ang kambal kay Ina dahil nilantad niya ang totoong kalaban nila. Manganganib kaya ang buhay ni Francis dahil sa pagtraidor niya kay Charlie? Abangan.